Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Tomasino. Para sa ating mga kababayang gumigising para paglingkuran ng ating bansa, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Mr. Fabros, tatakbo nga bang presidente ngayong eleksyon? Sinabi nila na panalo na si Mr. Fabros sa labang ito sapagkat isa naman talagang mabait at may pagmamahal sa kanyang mga kapwa at bansa ang nasabing kandidato. Sa sarili ko eh. Ano ka lang ba? Ano mo iniisip mo? Yan na naman yan, no? Tara na! Hinahanap ko na makasama ka sa protesta. Kailangan ka nila para simulan ang labang ito. Ba? Wala akong iniisip. Tara nga. Hey, Ajax! Ate Maxine! Ito po mga placard. Ajax, oras na. Salamat. Namamamayan ng Pilipinas. Iwaksi ang kawalan ng katarungan. Iwaksi. Iwaksi. Iwaksi ang hindi pagkakabantay-bantay. Iwaksi. Iwaksi. Muna na ako, Ajax. Ayos yung kanina. Bye-bye. Ha? Huh? Bakit? Para bang may connection ako sa Tamiyan. Anong nangyayari? Saan ako? Ano nami? Ba't ako nandito? Ano itong suot ko? Baduy! Ano na nasasabihin ng crush ko pag nakita ko nakaganito? Hindi pa static. Tranquilo y vuelve al trabajo! Ahora mismo! Ahora mismo! Kumilos ka na riyan bago pa may makakita sa'yo. Halika nga rito. Wala akong maintindihan. Ano nangyayari? Ano ginagawa nila? Trabaha mas rapido. Nakoopere si quiere obtener su dinero. Seryoso mo kayo? Piso? Kidaiste ninyo? Salamat ho. Mauna na kami. Sir, pwede po ba umakiram ng cellphone?
Cellphone? Ano ang bagay na yun? Ha? For real? Juanito! Sandali! Namantawad kasama yung anak na si Agapito. Ha? Anak? Ako? Ano ba ang mga balibalita ngayon? Ano ang bagay na yun? Ito na nga ako. Balak ng mga Espanyol ipatupad ang polo age servisyo kung saan ang mga lalaking edad na 16 hanggang 60 anyos si kailangan magtrabaho. Kung ganun ay kasali ang anak ko riyan? Ganun na nga ako. Maria, o aking asawa, huwag ka nang magalit. Ano na ako sa inyo? Sila ay kailangan pa ako ng aking asawa. Yeah, sige, mag-iingat kayo. Halika nga rito. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa wala sa iyong sarili. Narinig ko ang iyong bulong kanina. Wala mga iyan na kita. Mariosip kang bata ka. Halika na nga. At baka lumalim pa ang gabi. Juanito, Juanito. Nasa kabilang baryo na ang mga sundalo. Ngunit hindi magtatagal ay makarating na rin sila rito. Magmadali ko at ipagpaalam kay Agapito. Agapito, magmadali ka. Ihanda mong yung mga gamitan. Mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng yung kakapasama. Dapat ka lamang maging anino sa gagawin gulo ng mga Espanyol. Nariyan na sila. Emil, ingatan niyo ang inyong mga sarili. Hindi ito tama. Hindi ko nagugustuhan ang pamamalakad ng mga Espanyol sa atin. Ba't ganun? Bakit ang kanilang pagtrato sa atin ay parang hindi na makatao? Naawa rin ako sa ating mga samahan. Ngunit ipagpanalangin na lamang natin na hindi umabot sa puntong paglalatiguhin nila tayo sa ating mga likuran. Wala na tayong magagawa kundi sumunod na lamang sa utos ng mga sundalo upang hindi tayo mapahamak. Bubase mas rapido! Hijo de puta! Pagod na ako, Emil. Hindi ko na kaya. ¿Quién te dijo descansarás? Sige, trabajando. Ahora mismo. ¡Hey! 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 ¡Es hora de trabajo! ¡Muévase más rápido! ¡Oy! ¡Oy! ¡Bastardo! Kaibigan, baka mahuli ka ulit nila. Pagpatuloy na lang natin ang ating trabaho. Mga Ginoo, ito na po ang aming naani, batay sa gusto nyong rami. Inaasahan ho sana namin ang aming produkto ay kapalit ng angkop na reales. Puedes dejarlo ahí. Ito, sulat, sapat sa kalidad del produkto. Ngunit ito ay higit na mababa sa ating napag-usapan. Kailangan namin ng reales. Ya no es los problemas. Buwis, bawas sa sahod. Ngunit... Escuchaste, el hombre. Volver al trabajo, idiotas! Mover! Dije mo, buwete! Mga Ginoo, pakiusap. Kahit na maliit na bahagi lamang ng kabayaran, ay sapat na para sa amin. Mga Ginoo, makinig ka sa akin, Ginoo. No estás escuchandos? Cuando dije, buwete? Irse! Tama! Bastardos!
Senyor, sandali! Senyor, hindi ba't kayo lang kamamahagi ng aming sweldo? Kung maaari lamang, pwede na ba namin makuha ang kabayaran sa aming servisyo? Grosero! Dati ang selki sa mi! Wala ka na ba na magtanong o humingi sweldo sa akin? Oh, manhit, senyor. Ngunit higit na kinakailangan ko ang salabi ibibigay niyo para sa aming pangangailangan. Lakwese! Wala akong salabi sa'yo! Sayang oras! Mabawse mas rapido! At sinababaho! Hindi! Senyor, tingnan na nag-iusap ako para kaawa mo na! Punyeta! Un idiota! Kama to no lo entender niya! Nangako kayo, senyor. Nangako kayo. Pagpauman ninyo ngunit, sobra-sobra na ang ginagawa niyong pangalipos na sa aming mga manggagawa. Tinis namin lahat. Lahat ng hirap sa trabaho. Pati na rin ang maling pamamalaan at pang-aabuso niyo sa amin. Nung ibigyan niyo naman kami ng makatarungang kabayaran sa lahat ng aming paghihirap! Impertinente! Bastados! Hamak tulad mo, wala karapatan para sabi sa akin ang tama o mali. Alipin, walang kwenta, sunod-sunuran, wala kapangyarihan para dikta sa akin ang gawin. Agapito, mahal kong anak, patawarin mo ako sa aking pinaplano. Kinabukasan, iwawaksi ko ang maling pamamalakad ng mga Espanyol sa aming mga magsasaka. Bahala kong pasukin ang opisina ng encomendero upang makuha ang tamang kabayaran para sa amin. Ano man ang maging kahantungan ng plano kong ito, naway palagi mong tatandaan na mahal kita, anak ko. Ako'y palaging titindig upang matamasa mo ang payapa at malinhawang buhay na ninanais ko para sa iyo. Ati, lang, Pina, ati, lang, dapat. Ipag-iiganti ko ang aking ama. Nariyan ang ating mga kasamahan. Oras na. Agapito. Sa araw na ito, tayo, mga kapatid, ang may tunay na dugong Pilipino. Sa atin, ang Pilipinas. Tayo, ang tunay na mamamayan ng bansang ito. Sa atin, ang totoong soberanya. Tayo ang tatayo bilang tugon sa mga mapanila Espanyol. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Kasi yung protesta. Paano sila? Huh? Kinaptap. Pagundong sa akin laptop. Teka, teka! Oh! Ano ba saan gagawin mo? Hindi. Hindi. Yung marito. Hindi na rin sa bakari. Ajax! Ang email! Tungkol kay Mr. Pablos?
Magandang araw, Pilipinas! Nandito na naman tayo upang alamin ang takbo ng kampanya sa mga eleksyon. Batay sa aming source at sa pagkumpirma ng spokesperson ni Mr. Fabros, aatras na raw ang kandidato na si Mr. Fabros mula sa eleksyon dahil sa mga lumabas na skandal at issue nito noong mga nakarang araw. Nagagalak ang sambayan ng Pilipino sa balitang ito sapagkat bawas na naman at natanggal na ang mga korap na kandidato mula sa balota.